So I use tikuman, Japanese soy sauce, and Japanese sake, and mirin. Okay, so I'm gonna be showing how much I cook this seasoning. Okay, this is this is all one. I use the measuring cup 1/4, so I'll put the same amount. So 1/4 soy sauce. And also 1/4 cup of Japanese sake. Also 1/4, so I'll put same amount. Mm-hmm.
this one, dashi. Japanese dashi. And I put sugar, about 2 stick. I need to simmer it for about 20 minutes. Okay, and guys, we need to wait for 20 minutes, then let's check the taste. And you can also add some seasonings, it's up to you. Ayan. Ito depende sa nagluluto kung ano yung mga ingredients na ilalagay mo. So we still have here green beans, and we will put this after we simmer it last. Ayan, ito yung Japanese traditional dish, yung tinatawag na nilang Nikujaga. Ito ay isang famous din, popular na menu dito sa Japan. Sana magustuhan nyo, at kung gusto nyo itry nyong iluto, kasi napakadali lang. Pakukuluan mo lang, basta meron ka lang ng ingredients na to. Kaya lang, siguro dyan sa atin sa Pilipinas, meron din naman kayo mabibili ng mga seasoning sa Japanese store, ng Japanese sake, soy sauce, at mirin, at dashi. Yung dashi naman is optional. Optional ito. Kung meron, mas okay. Kung wala naman, okay lang naman. Pwede na rin lagyan ng magic sarap. Kalabasan ng aking luto. Yan, sa susunod, yung pamangkin ko kasi nagre-request magluto ako ng curry, at sa susunod magluluto po ako, at kasi gusto niya makita yung pagluto ng curry rice dito sa Japan. It's actually it's very simple, kaya lang mas gusto niya yung may nakikitang yung actual na nagluluto. So next time magluluto po ako. Abangan nyo po. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong aking cooking. Simple. Very simple cooking. Yan lang naman ang mga simple dish na alam ko rito. Napakadadali. Kahit na sino pwede pong gawin. Na
natin kung anong taste niya. Yan, habang nag-inantay natin, maghugas muna ako. Gasa ko muna itong mga ginamit ko. Yan ang buhay housewife. Dito. As long as you're enjoying what you're doing, happy naman. You must be happy for what you are doing. And you must always be thankful for what you have, because everything is God provided. Medyo kulang siya ng soy sauce, so let's add a little bit soy sauce. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong panlasa, medyo maalat or medyo matamis. Kayo na ang bahala mag-control kung gaano karami yung i-add yung soy sauce. But for me, medyo mataas yung panlasa namin, so maybe I'll add some more mirin. Taste one more time. It's good. Tastes good. So let's wait a little bit more. About 5 minutes. And after 5 minutes, I'm gonna be putting this green bean and wait for 2 to 3 minutes, and it's done. Nagluluto pa na ibukas. Bukas ng bukas. Hindi makatili. Saka mahilig ako mag-bukas kung hinahalo ng hinahalo. Okay, so let's put this bean. For a while, about 2 to 3 minutes, and let's check if is it done, and let's find out the final taste.
taste na yung sa malapit kung ano itsura niya. Ayan na yung itsura ni paano ko ba ayun ayan na siya. See, looks beautiful, colorful, right? I hope the taste will gonna be okay. I hope you can try this dish, Nikujaga. Okay, so let's okay guys, so I'll taste it. Okay guys, thank you for watching. I'll see you to my next video. Bye bye. Enjoy your dinner. Thank you. Bye bye.